day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today, binibase natin sa inyong mga katanungan na siya naman nating sinasagot. For today's video, sasagutin po natin yung katanungan ng isang subscriber natin na kung saan ay pwede daw po bang ipainom yung tubig ng nawasa or yung tubig na may chlorine. Dahil alam naman po nating lahat na yung tubig ng nawasa, treated po siya ng chlorine para safe na inumin nating mga tao. Ano? Pero lately kasi, more on nagre-rely na tayo sa mga mineral water na binibili or dinideliver ng mga mineral water station sa atin. Actually, ang tubig na wasa na may chlorine ay pwedeng-pwede pong ipainom natin sa ating mga manok. Huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mag-alala dahil pwedeng-pwede po nating ipainom ang mga yan sa ating mga manok. Wala pong masamang epekto yan sa kanilang katawan or sa kanilang kalusugan at sa kanilang pangingitlog. Idagdag na rin po natin dyan sakaling yung mga tubig sa poso, yung sa binobomba, ay pwedeng-pwede rin naman pong ipainom yan sa ating mga manok. Yun nga pong farm namin sa Bayambang, isa at kalahating pyesa lang po yan. So parang isang pyesa po kasi ay 20 feet and then plus kalahati, so parang 30 feet lang po yung lalim nung tubo. Dun po yung source ng aming tubig na siya naman naming ipinapainom. Dun din po namin nilagay yung aming windmill para siya po mismo yung nagseserve na tagabomba. Yan, para lumabas yung tubig. At siya namang dinadala niya, iniaakit niya dun sa tangke ng windmill na 2,000 liters po yung kanyang capacity. At siya namang idinidistribute niya sa mga pipe ng iba't ibang building namin or yung poultry house. Ngayon, sakaling wala pong hangin, nagre-rely po kami sa jetmatic na backup. Sisindi po namin yung jetmatic at ganun din pong proseso. Iaakyat niya na rin po dun sa tangke ng windmill. Yaman rin lang na usapang tubig to, yung tubig ulan ay pwede rin po. Kaya lang kapag unang ulan, syempre maaring maalikabok pa yung ating yero, yung ating bubungan. Kapag medyo nahugasan na po ng tubig ulan, yung ating mga yero, yung ating mga bubong, ay that's the time na pwede na po natin itong ipunin sa drum at siya naman nating ipapainom sa ating mga manok para makatipid po tayo. Dahil malinis po ang tubig ulan. Ngayon, kung gusto nyong makasigurado sa tubig na ipinapainom po ninyo, pwede po nating itesting yung tubig, ipapatest po natin. Dito po sa amin sa Dagupan, nagtetest po sila, magbabayad ka ng 300 pesos. Magdala po kayo ng sample, ilagay nyo po sa boteng malinis, at siya naman nilang itetest kung ito po ay pwedeng inumin. Lalabas po yung mga iba't ibang analysis po nila dyan sa tubig ninyo. Ulitin ko po, yung tubig po ng nawasa ay pwedeng-pwede po nating ipainom sa ating mga paitluging manok. Sana nabigyan ko kayo ng maganda namang idea, dagdag kaalaman regarding sa paitluging manok. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan, walang iba kundi si Mang Mags. Mabuhay po tayong lahat and God bless!